Yes po. Nung gabing yun, tumabi siya sa akin, then sabi niya, sis, parang I feel something, parang Ganun po yung pagkakatanong ko. Then all of a sudden, hindi siya nagsasalita, hindi nagsasalita. Talagang mahal na mahal namin siya. Nung party na yun, namin siya, nung nandun ako, dumating ako dun. 2207 kasi alam ko nandun lang siya. So nung pumasok po ako sa room 2207, tinanong ko, worst 10. Ganun po yung pagkakatanong ko. Then all of a sudden, hindi nagsasalita yung kabilang room kasi siguro ayaw nila malaman ko kung nasa si Tin. Pero nung nakita kong gumalaw yung curtain, nandun sa likod ng curtain si Tin, tinataguan niya ako. So after ng pangyayari na yon, kinuha ko si Tin palabas ng kwarto. Then all of a sudden, si Tin bigla siyang humiga. So ang nangyari po dun sa bigla siyang humiga, sinalo ko po siya. Just to be sure na hindi siya mapapano or hindi siya masasaktan. Kasi kung hindi ko siya nasalo doon, mababagok po siya. Okay. So from there, binuhat ko siya hanggang sa labas ng kwarto namin. And kung makikita niyo po yung video, yung original clip without cut, si Tin pa po yung nagpindot ng doorbell at tumayo pa si Tin in front of the door. So meaning nasa tamang wisho pa noon si Tin. Nasa 4 a.m. po yung pangyayari na yun pala, sorry. Yes po, nung gabing yun, tumabi siya sa akin, then sabi niya, sis, parang I feel something, parang naiiba yung pakiramdam ko. I think mayroong naglagay sa drink niya, sabi niya sa akin. Then sabi ko, who? And then sabi niya, I think Mark, gumanon siya sa akin, I think Mark. Then sabi ko lang sa kanya, G-A-G-A, kung ano nung pinag-iisip mo, sabi ko, yung ko sa'yo, gumagano na ako sa kanya. Then, tinad na ako na siya. Then, bumalik naman na sa pagtulog. Yun, hindi ko na alam. Mark Anthony Rosales. Kasama ba ito sa labing isang kasama niyong kinasuhan? Yes po. Anong sabi nito sa ninyo? Siyempre, tatanungin niyo to, di ba? O, totoo ba? May nulog ka ron? Anong sabi ni Mark sa inyo? Wala pa po siyang statement. Meron kayong kasamahan si Ray Ingles? Kasama niyo rin siya sa room? Yes, meron bang balita kayo na alert? Sabi sa pero nung umaga, kanina umaga pagising ko, meron siyang missed call dun sa messenger ko. So siya tumawag? Oo, siya tumawag. Anong sinabi niya na balikan mo ba siya? Wala naman. Pero nag-send siya kanina lang ng parang binigyan din namin siya ng bathrobe. And then yan, after noon, nung nalagyan na namin siya ng bathrobe, hiniga na namin siya sa bed. O, dito na tayo, magpahinga na tayo. Kasi maaga na yun eh. And then, si Tin kasi, pag may nararamdaman siya, sinasabi niya sa amin. Sasabihin niya, naihi ako, nasusuka ako, ganyan. So, nasusuka ako. Tumayo siya, pumunta siya ng banyo. Then ako, sinundan ko siya. Kasi, gusto ko siya i-assist. I'm a nurse. So parang as a friend, gusto ko siya i-assist. Pagdating ko doon, it's about mga 8 a.m., 8:50, mga ganyang oras. Nasa bathtub siya and she's waiting na masuka. Na nakaganyan siya sa bathtub and then nasusuka siya. And alam niyang susuka siya. And then sabi ko, ano, kailangan mo tubig, inom, ganyan. So ina-assist ko siya ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, bumalik ka na sa room, bumalik ka na sa bed after niyan. And then siya mismo nag-i-insist na doon na siya magpapahinga kasi ayaw niyang masuka sa bed, ayaw niyang maihi sa bed, ganyan. Siya na mismo na, and then sinabi ko sa kanila, guys, si Tina sa bathtub, ayaw na bumalik. And then binalikan ko ulit siya, sabi niya, hindi na, dito na ako magpapahinga. Saying, parang yung lasing siya na nahihirapan na, dito na ako magpapahinga, mga ganyan. So, okay, hindi ko na siya pinilit pa na yun. Ikaw ang huling kasama sa inuman. Ano ba? Bakit nagkagaroon ng asal ito? Hindi ano po. Ano ang reaction ni Bakit Pero? Hindi po ako ang huling kasama sa inuman. Kami po sa room. Kami po sa room, magkakasama. Bali ganito po, mga about 5 a.m., 5:30, nawala po kasi si Tin. Nasa
nasa kabilang room pala siya. And then, nung nag-CR ako, nag-CR kasi ako sa kabilang room dahil may suka dun sa CR namin. And then sabi sa akin nung sa kabilang room, quote and quote, who yung friend nyo nagsuka. So nagsuka pala siya sa kabilang room sa 2207. And then bumalik ulit ako sa room, sinabihan ko yung mga kaibigan ko na, guys, si Tin sumuka sa kabila. And then yun na po na pinuntahan siya ng mga ni Laval para sunduin pabalik ng room. And that was like magsisix na. And then, yun, doon na po siya nag-start magsuka na magsuka. Yung nasa 2207 part, sino-sino ito? Hindi ko po kilala. Sir, question lang po. Wala kayong kakilala at all? Ako po, wala po akong kakilala. Nang pagbababoy kay Tim, wala sa aming magkakaibigan dahil kami, talagang mahal na mahal namin siya. Nung party na yun, namin siya, nung nandun ako, dumating ako doon ng 1 a.m., yun na lang ang nangyari nung lahat, mga lasing na, natutulog. Tapos siya lang yung talagang suka ng suka. Kaya talaga, inalagaan namin siya. Yun nga, pinapainom namin siya ng tubig, binigyan namin siya ng privacy. Sinasabihan namin siya na tulungan niya ang sarili niya. Tinulungan mo ang sarili mo. Tapos binabalik namin siya sa bed. Pero yun, parang as a nurse, yun na lang yung ginawa ko nung talaga tinulungan ko siya. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape. hindi namin kayang gawin sa kanya yun at hindi kami ganong klaseng tao. Pinalaki kami ng mga magulang namin. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape, walang ganon. Hindi namin kayang gawin sa kanya. I strongly believe na wala akong guilt. Wala kaming guilt. Kasi the last moments of Teen is with us in the room doon sa tub. So, for sure, lahat kami, inalagaan siya. 3-9 namin siyang alagaan dahil suka na siya ng suka. Suka po siya talaga ng suka 2 hours before ako matulog kasi natulog ako mga 9 na. So, that's mga 6, 7, suka na siya ng suka. And I've read, kasi since this is happening, I've read in some articles sa Google na ang aneurysm, ang mga signs na niyan, pag suka ka na ng suka, masakit na ulo mo, which is what she's showing or nakikita ko sa kanya na ilang beses siya suka na suka. I'm even giving her Pocari Sweat at saka mga Wilkins na malalaking tubig para at least ma-replenish. Clips and video is putol, hindi pinakita yung buong kiss. And ang nangyari kasi dyan, ang ginawa nila para to alter na parang may something na nangyari. Pero in my Facebook account, Valentine Rosales, 2.something million views na siya ngayon, I posted the whole scene how first she is the... Siya yung nag-initiate ng kiss sa akin. I was trying to open the door, nagdo-doorbell ako, siya yung sumunggab sa akin. And ako, ang laki-laki po ng katawan ko, si Tin Payat na slim na babae. Hindi ko sure siya pwedeng itulak agad-agad kasi, or unting galaw ko lang na gano'n, baka humampas siya sa pintuan, lalo pang magkaroon ng ano. So ako, binindot ko yung door, pero umiilag po ako, ginilid ko po siya. Tapos ano rin po, makikita rin niyo po doon, clearly, yung timestamp is 2. 2:50 something a.m. So, clearly, marami pa pong nangyari after noon. Ilang beses pa siya pabalik-balik sa room. May conscience pa siya, marami pang nangyari after nung kissing scene na yun. So, after noon, Facebook or what, ang daming nag-ano, without seeing the full video or the full evidence. That's why I posted it on my Facebook page. So, sir, now that may ganito na po kayo, sinasabi niyo yung side ng story niyo, what do you make of the conclusion by police or by authorities na rape with homicide daw yung nangyari? What do you make of that value? It's absurd. Kasi first of all, paano magiging rape? Sobrang napilitan ako na i-come out ko na yung sarili ko na bakla na talaga ako sa buong family ko. Kasi yun naman yung totoo eh. Wala na ako magagawa. Kinurse nila. So, yeah, imposibleng may rape kasi unang-una sa lahat bakla, gay po.
gay po kami. Then wala po talagang straight na lalaki dun sa party na yun. Yes, and sabi po na ang lalaki daw pag na-impluwensyahan ng alcohol, nagiging pag bakla ng impluwensyahan ng alcohol, magiging lalaki. Sabi hindi po ako po pag una lalaki po ako. Yun nga po kunwari paminta. Pag nalasing na po ako, naging pa-sweet na, naging kimchi, mga ganyan na yung ano ko. And also, tanong ko lang, sa nagsabi ng ang alcohol pag ininom ng bakla or na-impluwensyahan ng alcohol ang isang lalaki, nagiging tapos akitin ko kayo, papatol kayo sa akin. Oh, yun yung gusto kong malaman.